Shoutout tayo mga idol sa lahat ng mga Solid Marsay supporter. Shoutout kay Idol Marvin Maliveran, Luz Pool, Ava Atinder, Miss Miami Laurel, Elin Mia Nihat, Amadia Flores, Gerald Anyobo, Badit 32 Taiwan, B73MB, kay Jose Pacificador, Kit Aguilar, Sunny Anya, Grace Riquetelio, Charlene Gumansing, Jerry Flores, Joey Munding, Sandra Herrera, Norlin Picatse at Joey Bellio. Shoutout din tayo mga idol sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community at sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Hanggang sa nakita nilang lumabas na ang pinuno ng mga ito at mabilis nang lumapit sa kanila. Sa tingin ng dalawang gabunan, nasa mahigit 50 mga tiktik ang nakapalibot sa kanila at may iba pa doon sa pangpang at itaas ng mga puno ng kahoy. Ano ang kailangan ninyo dito sa aming lugar? Tanong agad ng pinuno ng mga tiktik. Kunin namin ngayon ang mga binihag ninyo sa ayaw at gusto mo. Napangisi ang pinuno ng mga tiktik. Ang tapang naman ninyong dalawa. Lumingon nga kayo sa paligid. Tingnan ninyo kung gaano kadami ang mga nakapalibot sa inyo. Pero sagot uli ni Gabriel, wala akong pakialam sa mga tauhan mo na nakapalibot sa amin. Ang gusto namin ngayon, kunin na namin ang lahat ng mga nabihag ninyo. At lumingon ito kay Garudo. Garudo, nasaan ang bihag? Nasa loob ng pangpang, Gabriel. Ano ngayon ang balak mo? Sagot naman ni Gabriel, sige, ikaw na muna ang bahala sa mga piste dito sa labas. Kukunin ko na ang bihag. At nagsimulang maglalakad na itong si Gabriel papunta doon sa pangpang. Pero sa galit ng pinuno ng mga aswang, agad na suminyas ito sa kanyang mga tauhan. Bastos ka! Huwag mong ipagmalaki ang lakas ninyo dahil teritoryo namin ito. At sabay-sabay nang dumaluhong ang mga tiktik sa kanila. Itong si Gabriel, mabilis itong tumakbo at kita ng mga tiktik na biglang may kasabay ito na isang nilalang na kamukhang kamukha nitong si Gabriel. Pero nagliliwanag ang buong katawan nito. Hinabol ito ng mga tiktik. Pero nakaharang agad itong si Garudo. At mabilis nang pinag-aatake ang mga kalabang aswang. Isang hampas ni Garudo nang tamaan ang isang aswang. Tumilapon agad ito sa batuhan. Sunod-sunod na ang ginawang pag-atake ni Garudo. Bagsak din agad ang dalawa nang tamaan ang mga ito sa ulo ng mga hampas. May ilan na sa mga tiktik ang nakalusot at tuluyang nasundan itong si Gabriel. Pero biglang umigpaw ito paitaas at umikot sabay tagpas sa mga aswang sa dala nitong kampilan. Nang tamaan ang mga ito, agad na lumagpas sa kanilang mga katawan ang talim ng armas ni Gabriel. Agad na namatay ang tatlong tiktik at sumunod na bumagsak ang dalawa pa nang tamaan niya ito sa ulo. Gumulong itong si Gabriel. Pagkatapos, umigpaw muli at bumagsak ito
sa tatlong mga tiktik. Isang hampas, tumilapon agad ang ulo ng aswang nang humiwalay ito sa katawan at sinundan pa ng ilang pag-atake ni Gabriel. Agad na namatay ang pito sa mga ito. May ilan din ang humarang kay Gabriel. Galit na galit ang mga aswang at umaangil. Pero walang ano-ano na nalusutan niya ito at pinag-aatake. Pagkatapos, iniwan ang apat pang mga bangkay. Nang makapasok na itong si Gabriel sa loob ng pangpang, humarang sa bukana ang kanyang gabay at pinag-atake ang mga tiktik na patuloy na sumusunod kay Gabriel. Habang itong si Gabriel, mabilis na itong tumatakbo habang nag-uusal ng mga orasyon. Hinahanap na niya ang amoy ng mga bihag. Doon sa labas, kinukuyog na itong si Garudo ng napakaraming mga tiktik. Kaya napapatras na din ito. Nagkalat na ang mga katawan ng mga patay na tiktik. Maraming mga aswang na napatay itong si Garudo. At nang makakuha ito ng buwilo, isang paikot na hampas, tinamaan na naman sa ulo ang dalawang aswang. Agad na sumambulat ang ulo nito nang mabiyak. Bawat tamaan ni Garudo, agad na mawawasak ang braso, kamay, paa at maging ang ulo. May ilang maliliit na sugat din itong si Garudo sa kanyang katawan. Sa loob ng pangpang, may ilan sa mga tiktik ang umatake kay Gabriel. Pero agad na napapatumba niya ito. Ilang sandaling lumipas, nakita na niya ang anak ni Tatay Akong na nabihag ng mga tiktik. At may kasama pa pala ang mga ito na tatlo pang bihag. Kapwa walang mga malay ang mga ito. At paglingon niya, nakita niya ang mga buto at lamang loob ng mga tao. Ibig sabihin, may ilan na din sa mga bihag ang napatay ng mga aswang. May apat pa ang umaangil at mabilis nang umatake kay Gabriel. Nakakubli lamang ang mga ito doon sa batuhan. Pero dahil sa galit, napakabilis na hinaribas niya ang mga ito. Isang hampas sa hawak na kampilan, humiwalay agad ang ulo ng aswang sa kanilang katawan. At sunod-sunod na nabumagsak ang tatlo pa at agarang namatay. Ang iniisip ngayon ni Gabriel kung paano niya madadala ang lahat ng mga bihag. Pero kailangan nang makalabas agad nila. Alam niyang maraming mga aswang na tiktik ang naninirahan dito sa bundok ng Aturya. Baka magsidatingan pa ang ilan sa mga ito at malalagay pa sila sa alanganin, pati na ang mga bihag. Ang ginawa ni Gabriel, pinasa niya ang apat at mabilis nang umibis palabas ng pangpang. Makalipas lamang ang 2 minuto, nakalabas na si Gabriel at gulat na gulat ang mga tiktik kung paanong agad na nakuha nito ang kanilang mga bihag at napatumba ang lahat ng mga aswang na nasa loob ng pangpang. Nang makalabas na si Gabriel, agad naman na sumabay sa kanya ang kanyang gabay at pinoprotektahan si Gabriel laban sa mga ito. Maraming mga aswang ang umaligid sa kanila at umatake. Pero buong tapang na pinag-aatake ito ni Garudo. Kahit na may sugat ang gabunan sa iba't ibang parte ng katawan, wala pa rin itong tigil para maprotektahan at tuluyang mailigtas ang mga bihag.
kasama ang gabay ni Gabriel. Nakalabas na din ang mga ito sa teritoryo ng mga tiktik. Iniwan ang maraming mga bangkay ng mga aswang. Hindi na nagawa pa na sundan sina Gabriel at Garudo dahil mabilis nilang tinulungan ang napakaraming sugatan sa hanay ng mga tiktik at iniligpit nila ang mahigit sa 40 na mga patay. Habang mabilis na tumatakbo ang dalawang gabunan, pasan-pasan ang mga bihag. Gumagawa itong si Gabriel ng mga matataas na uri ng orasyon para hindi sila masundan at maamoy ng mga tiktik. At makalipas pa ang 2 oras, narating na nila ang patag. Dumiritso ang mga ito doon sa bahay ni Tatay Akong. Pagdating doon, tanging ang 2 tanod lamang ang asawa at 1 anak ang nadata nila doon. Kaya ang tanong agad ni Gabriel kay Nanay Sita, ang asawa ni Tatay Akong, nasaan si Tatay Akong, Nanay Sita? Nako Gabriel, Garudo, pinuntahan nila ang mga kabahayan doon sa may ilog dahil inatake din ang mga ito ng mga gabunan at mga busaw. At tuwang-tuwa ang mga ito nang makitang dala na nila ang anak ni Tatay Akong at Nanay Sita. Kilala din ni Nanay Sita ang iba pang mga bihag dahil mga kapitbahay ang mga ito ng kanilang anak doon sa Barangay Kamatsiles. Agad na dinala nila ang mga ito sa loob ng bahay. Sabi ni Nanay Sita, doon sa may ilog, may isa ang sugatan at isa ang napatay ng mga kalabang aswang. Ang ginawa ni Gabriel, agad na ginamit nito ang kakayahan sa panggagamot. Ginamot nito ang mga sugat ni Garudo. At pagkatapos, may ginawa itong mga ritual at orasyon para magising ang anak ni Tatay Akong at pati na rin ang iba pang mga bihag. Pagkatapos, wala nang sinayang na oras ang 2. Agad na sumunod sila doon sa may ilog kung saan nando doon sina Tatay Akong, Kintin, ang mga anting giro at mga tanod. Makalipas ang ilang minuto, naabutan nila doon ang mga taong nagkagulo, lalo na ang pamilya ng mga inatake ng mga aswang. Matapos na makapagtanong ang 2, dumiritso na ang mga ito doon sa kakahuyan kung saan nakipagbakbaka na ang grupo nila ni Tatay Akong laban sa mga busaw at gabunan. Ilang sandali, pagpasok nila doon sa kakahuyan, nakita na nila ang naglalaban ng 2 grupo. Pinagbabaril ang mga ito at pinagtatagpas sa grupo nila ni Tatay Akong, habang ang mga aswang mabilis na tumatalon-talon ang mga ito habang gumaganti din ng pag-atake sa grupo nila ni Tatay Akong. Nang makita ng mga kalaban ang pagdating nila ni Gabriel at Garudo, agad na tumalon ang mga ito sa mga puno ng kahoy para makalayo, pero hindi na nila ito hinayaan pa. Hinabol ang mga ito nila ni Tatay Akong, pati na sina Gabriel at Garudo. May naabutan sila doon sa may kakahuyan at mabilis nang inatake nila Gabriel at Garudo ang mga ito. Tatay Akong, nailigtas na namin ang iyong anak. Kayo muna ang bahala sa mga aswang dito sa paligid. Hahabulin ko ang mga papalayo. At sobrang bilis na tumalon sa itaas ng mga puno ng kahoy
itong si Gabriel. Habang sina Garudo at ang grupo ni Tatay Akong patuloy na inatake ang mga iilan sa mga aswang na naabutan. Marami ng patay ang nasa paligid. May iilan naman sa mga tauhan ni Tatay Akong ang palabas na ng gubat para makabalik doon sa mga kabayan. May mga sugat din kasi ang mga ito. Habang ang tatlong papalayong kalabang aswang, sobrang gulat ng mga ito nang biglang kasabay na nila itong si Gabriel na tumatakbo at hinawakan agad nito ang isa at ibinagsak sa lupa. Dalawang magkasunod na kalmot, patay agad ang isa at dinaluhong ni Gabriel ang dalawa pa. Pinagtatagpas niya ito, ngunit gumanti din ng pag-atake ang mga kalabang gabunan. Pero makalipas lamang ang dalawang minuto, napatay na niya ang lahat ng mga aswang na papalayo at tumatakas.